Amen. At salamat si Brother Joed ay muli nating makakasama, no, kahit sa midweek. So it's a good thing na unti-unting bumabalik na yung normal, no? Brother Joed, no? Wag na lang yung iba, secret na lang yun. But of course, all things work together for good. Alam ko it's God Himself na gumagawa sa lahat ng mga bagay na ito, sapagkat nais ng Panginoon na lalo tayong lumago, lalo tayong magamit higit sa lahat ng ating Panginoon, of course, in different ways. At higit sa lahat, makita natin ang biyaya na ito ng ating Panginoon as we draw nearer, no, sa time na kanyang binigay sa atin. Of course, hindi ito maging possible kung hindi natin nasundan yung pangunguna o leadership ng ating Panginoon. Amen. And of course, we are so blessed na dinala tayo ng Panginoon this far. Hindi upang tayo ay magmapuri sa ating sarili, kundi upang tayo ay magalak. Amen. Kasi mahirap din naman na tahimik tayo, di ba? Amen. I remember when I was still in the province, pag pumasok na yung tag-ulan, pag yung bibirahan ng napakalakas na ulan at ang bukid ay nagkaroon na ng tubig, ay revival yung mga palaka. Of course, yan ay natural. Pero pwede rin nating gawing spiritual. 'Di ba? Ang tubig ay laging tinitipo ang salita ng ating Panginoon. Revival 'yun, yung alo. Kahit na dakmain mo yung palaka, hindi umiimik 'yun. Kasi 'yun yung kanilang time. At hindi lang palaka ang revival pag umulan na malakas. Pati yung mga salagubang. sa iba hindi nila na-appreciate 'yon, pero sa amin, ang daming tao ganyan. Nakaabang kami sa salagubang kasi yung salagubang galing 'yan sa ilalim ng lupa. Paghapon, pag nabiyak yung lupang ganun, merong salagubang 'yon. So ang ginagawa namin, mas maaga nakakakuha ka na. Pag dumilim na, labasan 'yon. Ngayon meron kaming technique diyan. Pag Holy Week, ganyan ang nagagista namin na tradisyon, tataga kami ng yung kamatsili. Tapos bababad namin sa tubig 'yon. Pag labasan na 'yung salagubang, lalagay namin 'yon. Ilalagay namin yung mga salagubang nandun lahat . Nandun lahat yung salagubang, hindi ka na maghabol-habol doon kasi sila mismo talagang kukumpulan din sila doon sa bark of the kamatsili. Yan ang technique namin. So hindi mo na kailangan pagurin ang sarili mong habol-habol doon. So yan ang benefits pag may tag-ulan, no? Amen. At of course, yan ay tipot larawan lang din ng revival pag merong ibinubuhos na ulan. At hindi lang former rain ang binuhos sa ating time, kasama na rin higit sa lahat yung latter rain. So both rain, sabi ng prophet, ay ibinuhos ngayon sa ating panahon. Kaya yun ang nagbigay sa atin din ng tunay na revival. Wala nang ibang makapagbigay ng revival sa bride maliban dun sa
ipinapahayag na salita. Pag mayroon pang iba na mas higit doon, I believe iba yung nakita nyong revival. Kung mayroon pang higit na makapagbigay sa inyo ng revival, I think there must be something wrong sa nakita nyo. So, tulad ng aking sinabi, hindi natin ito pinili na yan kasi ang mga discussions, no? Sa ano ngayon, yung sino ba yung unang namili? O, tao ba o Diyos? Kanina, I have a lot of time na nakipag-discuss about yung mga topics na ganyan, yung free moral agency. At tuwan-tuwa ako dahil yung nakikita nila about doon sa free moral agency na wrong basis ay ganun din sa kanila. So, maraming in common, marami nang binabago talaga ng ating Panginoon na silip, no? Ang dami ang mga silip na nakikita nila, na nakita ko na I believe it's the Holy Spirit himself. Kasi ako'y naniniwala pag truth yung salita ng ating Panginoon binaba in this day, ang elect ay makakasumpong nun. Oh, about Adam. Oh, kaya hindi ko in-expect na ganun din yung mga nakikita nila. Kasi sabi nga sa akin nung kasharing ko kanina, kung si Adam ay nagkaroon ng theophany bago ilagay sa flesh, dalawa na yung theophany na nandyan na nag-e-exist. At hindi na dapat binanggit ng prophet na si Jesus Christ lang ang dumaan sa regular line. So yung mga punto niya maganda, mga kapatid. So sabi ko marami nang nabago din na kaisipan. Of course, yan ay sa pamamagitan actually ng pangunguna ng Banal na Espiritu Santo. Ang kailangan lang natin, and that's what we did sa place na ito, ay just follow the flow. Oh, just follow the flow. Hindi nating sariling flow, pero flow 'yan ng ating Panginoon. Oh, kasi kung yung heart mo ay tama, eh dadalhin ka din sa tama. At tayo ay naging witness diyan. So I will talk on yung balance la leadership. Okay. Balance leadership. Kasi I use the word balance kasi pag hindi mo ito mapansin, magiging humanism. Sa isang side naman, pag hindi mo na-balance na, eh hindi mo rin kailangan yung tao. 'Di ba? So dapat balance. Balance leadership. 'Di ba? So kailangan lagi balance. Now, I want to read yung John chapter 16, verse 12 hanggang 13. Ito ay mga familiar scriptures sa atin na lalong itong naging malinaw sa patuloy na pagpapahayag ng ating Panginoon. Okay. Sabi niya, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Hindi pa ninyo mauunawaan, hindi pa ninyo maiintindihan. Howbeit, when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear. Alam na natin yun, mga kapatid, no? Itong Spirit of Truth, nakikinig. Amen? At kung ano yung napakinggan niya,
yun lang din naman ang sasabihin niya. At yung napakinggan na yan ay hindi lang yung literal na napakinggan, kundi higit sa lahat na unawaan. Because hear and see means to understand. When He, the Spirit of Truth, is come, oh, na-establish natin last Sunday and last Wednesday, na itong Spirit na ito ay hindi natin ma-appreciate, hindi natin maunawaan unless na siya ay magkaroon ng manifestation. And di naman pwedeng mag-manifest yung Holy Spirit sa hayop o whatever. Brother Branham said he never used the moon, he never used the stars to preach. He never used mechanical devices to preach the message, but he used what? Man. And that man, which he called an angel, is greater than the angel in heaven. Sabi ng prophet, who is greater? The angel of heaven or the angel behind the pulpit? Sabi ng prophet, the angel behind the pulpit. Amen. An angel means messenger. So, the Spirit of Truth is come. He will guide you into all truth. Now, paano tayo i-guide ng Holy Spirit? Diba? Kaya nga sinasabi ko kanina, we have to be balanced. Hindi naman siguro yung Holy Spirit pupunta kay Brother Joed. Except of course, pag panahon niya na kung saan merong major prophet on the scene. Oh. Mangungusap ang Panginoon, just like Paul na dinalas siya ng Panginoon sa Arabia at tinuruan siya ng 3.5 years. Diba? Moses, the same thing. Kay Paul ay 3.5 years. Kay John the Baptist, napakatagal na panahon. Si Moses ay 40 years. Amen. And then, gagamitin lang sa napakaikling panahon. So, hindi yan, sa ating time, hindi yan diretsa na yung Holy Spirit ay mangungusap. Because kung ganun, walang ministry to begin with. We can claim sa ating sarili ang ministry. Hindi na natin kailangan ng fivefold. Kasi may mga ganyan na ring end time. Hindi na naniniwala sa fivefold kasi nga ang Holy Spirit daw ay nangunguna at nangungusap sa kanila personally. Which is mali po yun, mga kapatid. So sabi niya, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself. Hindi siya magsasalita ng ganang kanyang sarili, but whatsoever He shall hear. Meron din siyang napakinggan, no? That shall He speak, and He will show you things to come. I remember sa time ng Book of Acts, isang eunuch, mga kapatid, ang nagbabasa. Oh, mayaman yung eunuch ko na yan. And then meron siyang desire malaman yung truth. And God knows the heart of that eunuch. So anong ginawa niya, mga kabadid? Amen. Pinadala niya doon si Philip. And then lumapit si Philip doon sa sinakyan na karwahe, I believe, nung eunuch. Sabi ni Philip, naintindihan mo ba yung binabasa mo? And the eunuch said, how can I understand it except there is a man na magpaliwanag? So, meron laging tao. So, sa gabi na ito, let us balance this leadership. Diba? Kasi kung hindi balance, ma-extreme tayo sa both side, magiging mali. Diba?
Now, isa pang scripture I want to read. Matthew 15, 10 to 14. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Not that which goeth into the mouth defileth a man. Hindi daw yung pumapasok sa bibig ng tao ang nakakasira. But that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Which is correct. Amen. Nabigyan na tayo ng kaunawaan dyan. Amen. Sabagkat, kung ano yung kinain mo, yung ka. Kung nakakain ka ng pagkaing may lason, patay ka. At yung pagkain na yan na sinasabi ko ay the word that proceeded from the mouth. Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth. Ngayon yung lumalabas sa bibig, yun ang makakasira sa tao kung mali. Diba? Pero kung tama, yun ang magpapabuti sa kanya. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended? Bago niya banggitin yan, sinabi ng Panginoon, amen, sa labi niyo ako sinasamba, pero ang puso niyo ay malayo sa akin. Sabagkat ang tinatanggap niyo ay turo ng tao. Sabi niya, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? But he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. So makita na naman natin dito ang sovereignty of God. Sino mang hindi daw itinanim ng Father, eh, someone had done it. Diba? Doon sa parable. Pagkatapos na naghasik, yung son of man, ay meron ding naghasik ng panira. So sabi niya, he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Amen. Meron na namang leadership. Amen. Sa kabila nakita natin, he will guide you into all truth. Dito naman sa isang panig, ano daw ang kahihinatnan? Mahuhulog sa bangin. Mahuhulog sa kanal. Diba? Bakit? Ang naglilid ay blind. Ano ba yung blind? Literally, you can be 20-20 in your sight. Pero kung hindi mo na-catch up itong revelation na ito, considered a blind. Diba? Ang mangyayari ngayon, paikot-ikot lang. Hindi matumbok yung tamang direction. Hindi matumbok yung tamang kaunawaan patungkol sa panahon na ito. At ang mangyayari, wilderness. Diba? Paikot-ikot, paikot-ikot. Pagod. Just like Israel before entering to the promised land. Paikot-ikot lang. At habang umiikot, habang tumatagal, ang mga tao ay naiinip. Ang mga tao ay nagmamurmur. Hanggang sa pagsamba ay magiging tradisyon na lamang. Amen. Worse, mga kabadid, yung magiging malamig ang
tinatawag na pagsamba sa ating Panginoon. Which is, ang tunay na pagsamba ay hindi lang yung masasayang awitin, magagandang awitin, which is good kung merong ganun. I'm not saying it's bad. Pero the scripture said, they will worship me in the spirit and in truth. So pinakamahalaga pa rin yung truth, because the truth shall set us free. Amen. So we'll talk about balanced leadership. Now of course, bawat isa sa atin na experience natin yung leadership. Kung nabasa nyo ang message ng prophet na leadership, he started, amen, that leadership from birth, sa natural. Sabi niya, unang-unang nag-lead sa iyo ay yung mother mo. Tinuruan ka paano humawak, paano lumakad, paano magsalita, di ba? Pinid ka with her tender hands. Kaya ang unang nag-lead sa atin, sabi ng prophet, ay yung mother. And then, you grow up, tinurn over ka niya sa teacher. Di ba? Pinagkatiwala ka sa teacher, nagsimula sa primary. And then, sumunod, elementary. And then, secondary. And then, you went to college. Teachers yon na nag-guide sa atin, sabi ni Brabham, for us to know more. Diba? Mga bagay-bagay sa mundo, bagay-bagay sa buhay, bagay-bagay paano maging isang mature na being. Diba? Of course, tinuturo yan sa school, good manners and right conduct, etc. Diba? And then after you graduated sa college, tayo naman ay yung iba, hindi naman nakagraduate. Diba? Meron naman nag-lead sa atin, which is sometimes, sabi ng prophet, it's your father taking over, teaching you paano dumiskarte, paano magtrabaho kung mayroong business, and then the father will teach you how to manage the business. Diba? Pero sabi ng prophet, kulang yun. Yung leadership na yun, dadalhin ka lang sa better life in this world. Gumanda yung buhay mo dito sa mundo. And then, sabi niya, you need another leadership which bring you to eternity. And that leadership, sabi niya, is no other than the Holy Spirit. But again, paano ka ni-lead ng Holy Spirit? Diba? And we know the Holy Spirit is unseen. So dapat merong gagawin ng ating Panginoon, so this Holy Spirit can really lead you. Amen. Saan? Hindi natin naabot si Lord. When he said, "Come follow me." Hindi natin naabutan eh. Pero that Lord na nagyayaya, "Come follow me," hindi naman nawala. 'Di ba mga kapatid? He is here. Inaawit natin. He is here. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Meaning, yung nagsasalita noon, "Come, follow me," is here. Because it's the promise. He will guide you. Paano kayo i-guide? Paano tayo i-guide? Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Amen. Ang kanyang sasalitain ay yung kanyang napakinggan. Diba?
So sino kaya ito? It's the Holy Spirit. Again, He cannot lead perfectly without a body. Amen. Bigyan ko kayo ng example. Ang Israel, amen, before they have the king, ginagabayan sila ng Panginoon. The Holy Spirit lead them. Sabi ng prophet. And then one day, nakita nila yung mga kapitbahay nilang bansa, may hari. Samantalang sila ay wala. Bakit? Sila ay being led by the Holy Spirit. And of course, yung Holy Spirit na yon, mga kabatid, meron siyang ginagamit. Meron ba wala? Meron. Merong prophet. Kaso yung prophet na yon, mga kabatid, ang ibinibigay na niya sa children of Israel ay word of God. Amen. Eh gusto ng mga Hudyo na ito sa time na yon, yung Israel, gusto nila yung someone na pag magipaggera sila ay merong someone na magbibigay sa kanila ng encouragement. Mag-aarmas sa kanila, mag-training sa kanila, just like yung mga kalapit nilang bansa. And you know what sabi ng prophet? That's politics. Politics. So, anong ginawa nila? Oh, pinili nila yung pinaka astig ang tayo. That was Saul. Di ba, mga kapatid? Amen. At dahil yun ang desire ng mga Hudyo, pinagbigyan sila ng Panginoon. Pero, hindi kayo ang sovereign na mamili. Anong ginawa niya? Inutusan niya ngayon si Samuel. Di ba? Samuel, I believe. Oh, na pumunta sa tahanan ni Jesse. Di ba? At ang pinili ng Panginoon at that time ay wala dun sa kriteriya ng tao. Kasi ang Diyos, mga kabatid, ang nagbibigay ng tinatawag na kriteriya. Anong kriteriya? Hindi yung physical appearance, hindi yung educational attainment. Amen. So, ang ginawa ng Diyos, sige, ganun ka ka-bless ang Israel sa time na yun. Binagbigyan sila ni Lord eh. Sabi ng prophet, dahil ayaw nila ng Holy Spirit naglilid, they chose a man. But para sila ay mag-guide ng tama, God chose them a man. Diba? And that was David. From that time, ano nangyari sa Israel? Amen. Politicized ang Israel. Hindi naman natin sinasabi na walang God-fearing doon. Meron ding God-fearing na mga hari sa Israel, but they all fell. Hanggang sa pinakadulo ay na-conquer sila ng unang-una Babylon. Di ba? Under captivity sila ng Babylon. And then, Persia, Medo-Persia. Di ba? Hanggang sumunod ay yung Greece under Alexander the Great, and then Rome, Roman Empire, di ba? At magmula noon, amen, ang Israel nakabalik na sila sa kanilang bansa, pero meron na naman nagbabadya, di ba? And that is the Roman Empire being revived, sabi ng prophet. Amen. But amen. From that experience ng Israel, hindi yan nawala. Pagdating ngayon, ating Panginoon ay nawala na sa eksena. Amen. Actually, it was started dito sa first age. Diba? Na sa Book of Acts, mga kabatid, hindi naman sila basta-basta kumilos sa time na yon. They were led by the Holy Ghost. Kaya nga tinawag yan ng prophet na hindi Acts of the Apostles lang.
acts of the Holy Spirit to the apostles. Sumusunod sila doon. Pag sinabi ng Panginoon sa kanila, go this, go that, sumusunod sila by inspiration. Di ba, mga badid? Amen. Now, this is another book of Acts. Di ba? Sa time na yun, merong talagang visible ang, or rather, yung presence ng Holy Spirit that time, mababasa naman natin, they were led by the Holy Ghost. The Lord told them. Di ba? Pero pagdating sa ating time, di ba? Halos yun din ang claim ng mga tao. The Lord said. Oh. Yan, madalas marinig natin yan, sabi ni Lord. Sabi ng Panginoon. Hindi naman po pwede magsabi ang Panginoon na nagkakokontra. Lahat nagangkin, sabi ni Lord. Sabi ng Panginoon, meron pa tayong madalas bisita dati dito. Di ba, Brother Edgar? Bukang bibig niya, sabi ni Lord. Sabi ni Lord, meron daw doon na ilibing na kayamanan. Yung pala, treasure hunter. Sabi ni Lord. Di ba? Paano natin ma-identify yung sabi ni Lord? Di ba? Now, tignan natin. Lahat naman sabi ni Lord. Oh, meron ding mga pastors sabi ni Lord. Dito na sa end time, ha? Sabi ni Lord. Lahat sabi ni Lord. Kaya ang mga tao ngayon ay nalilito na. Yung iba naman, inalis na yung ministry dahil ang Lord daw ay nangungusap. Kaya hindi na daw kailangan yung ministry ng fivefold dahil ang Panginoon naman ay nangungusap. Di ba? Kaya marami ngayon dahil sabi ni Lord, yun, nahulog sa kung saan-saan. Di ba? Now, sabi ng prophet, because human government is politics, pure and simple, the church become involved in politics. Now, sa time na ito, ang tinutukoy ng prophet ay yung Mother Church na tawag nila. Pero hindi lang yung church na yun. Because even in this message, meron na rin ganyang mga spirit. Yung tinatawag na politics. Oh. Sabi ng pastor, kausap ko, sa tingin ko, sabi niya, ang mga nangyayari na division dito sa message is because of leadership. Gusto ng isa maging leader. Gusto ng isa maging leader. Sabi ko, depende. Kasi kung ang isip mo, politika, pwede. Pero meron ding isang kalagayan na kung saan the pastors, the churches wanted to be independent so the Lord can lead them. Kasi pag merong tao talaga na nagpapatakbo na, nagmamaniobra na sa lahat ng bagay, then the Holy Spirit cannot move. The Holy Spirit cannot move dahil meron ka ng programa eh. Kaya pag may mga program na ganyan, kinikilabutan ako. Oo. Dati na ano ako, tumaas yung alta presyon ko eh.
Kasi gusto nila yung pastor's wife isa seminar. Magkaroon sila ng gagawin sa body of Christ. Sabi ko, teka muna, ba't nyo isi-seminar yung mga asawa namin? Hindi pa ba sapat yung pastor sa kanyang pamamalakad, sa kanyang church, sa kanyang wife? Sino kayo mag-seminar sa asawa ko, sabi ko? Para magkaroon sila ng pondo, para mag... Hindi uubra eh. Pastor's wife, para magkaroon sila ng pondo, para meron silang ministry sa body of Christ. Oh my God! Hindi nagkulang, I believe, ang church. Ibig sabihin ba, pag ang asawa ko hindi masyadong involved, eh, hindi na siya active? Hindi, mga kabadid. So, again, it's a denominational spirit trying to work in the body of Christ. So, ano yun? Politics. This involvement was welcomed by a dictator emperor, doon nag-start, who joined church politics with state politics and by force established the false church. Satan false religion, at hindi yan nawala, as the true religion. And through various edicts by various emperors, we find the false church with state power destroying the true vine even more avidly. Sad to say, the true church or true vine was not exactly immune to this doctrine. True church na yan. By that, I do not mean that the true vine ever did establish the Nicolaitan ideas as a doctrine, far from it. But that little worm of death kept sucking at the true vine, hoping that it might fall. So, salamat, we are watchful. Kasi hindi papayag ang Panginoon. Brother Branham said, you cannot organize the bride of Christ. E may naniniwala tayo sa tamang order. But again, this order should be first in the local church. Kasi very simple. Kung dito, ayos ka, saan ka man pumunta, magiging maayos ka. Di ba mga kapatid? Amen. Kung dito, behave ka, para madali nating maintindihan, saan ka man pumunta, behave ka eh. Di ba mga kapatid? So, nag-i-start lagi yan sa local church. Kasi kung dun sa pangkalahatan mo, i-organize yan, it cannot be. Kailangan sa local church muna. Eh, magkalat-kalat sila doon. Dito sa local church muna. It's by the leadership ng local church. Di ba mga kapatid? And then, pangkalahatan someone ay mag-take over sa church, then there must be something wrong. Di ba? Very simple. Bago ka sa city hall, barangay hall ka muna. Kung hindi maayos sa barangay hall, eh paano ka uubra sa city hall? Di ba? Eh dapat dito muna, ayos na pagdating dun, maayos eh. Pero kung dito pa lang, hindi maayos, paano ka maging maayos dun? And then, meron programa to no cover all. No, that's politics. Because I believe every local church can police themselves. Kung meron mga ano doon, pananagutan ng elders yan, ng local church. And nobody can take responsibility outside of the local church. Di ba mga badid? Ay hindi, para maayos yung mga asawa ng mga pastor at magkaroon din sila ng pondo. What?
Yan yung mga bagay. Ang daming rason, mga kapatid, actually. I cannot mention all. Ang dami. And as your brother, I cannot take it. I cannot take it. Yung people pa nga lang nun, meron na agad tumayo. Oh. Networking. Sabi ng mga youth leaders, Pastor, pagtitindahin kami. Sabi ko, hindi yan po pwede. From the very start ng meeting, meron na agad nakaabang dun na networking. Para daw magkapundo yung young people. Pagdating sa fan, it should be the local church who is responsible. Kilala nyo na yung mga magagaling sa ganyan. Okay. Sabi niya, but that little worm of death kept sucking at the true vine, hoping that it might fall. Yan na yun, mga kapatid, yung sinasabi ko. Even within the true church, men whom God had called as overseers were holding that little to mean a little more than just a local responsibility. Diba? Yun na ngayon sinasabi kong leadership. But we have to balance leadership. It was not the clear understanding of Paul that existed in the church at this time. For Paul had said, and they glorify God in me. No matter what authority Paul had, he kept the people looking to God from whom is all authority. Right now, we have understand how to balance it. Oh, sa time na ito, I'm not saying that Brother Branham is wrong about this. Correct siya dito, but this time, lalong na magnify. Na itong God na ito, ay nandito, at ang kanyang gustong pasunurin sa tinatawag na path of righteousness ay walang iba kundi yung man. Diba? At hindi ko na kailangan hanapin kahit saan. Nasa atin na yan individually. Because sabi ng prophet, when we were born again, we became a twofold being. Ano yung being mo? Man. Another being? God. Because why? Jesus Christ was the first of that race. Anong race? God-man race. Jesus Christ ay 100% God, 100% man. Same thing with us. Diba? God-man race. Amen. Sa ngayon, ang bride lang ganyan. Okay, but the clergy was always looking to divine leadership plus human. Amen. Now, supposed to be, yung human na ito ay mag-follow dun sa correct leadership which is God. And nasaan ang God? Greater is He that is in you than He that is in the world. Nasaan yun? It's in you. And you are represented in that. And thus, in giving honor where honor was not due. We find that the true church was spotted with humanism. With Nicolaitanism established, apostolic succession, placed ministers, pastors, voted in, etc. It was very one step for the false church to proceed to Baalamism. The second step to the depth of Satan was now in full progress. And we have to be aware. No? Kasi hindi lang naman yan, kahit saan yan, sumusunod lagi yan. Huwag niyong sabihin na wala dito sa end time. Ang Diablo ay wise.
ang diablo ay tuso. Sumusunod nga siya. And that's the reason why we have to step another step going forward then upward. Kasi maabutan ka ng spirit na ito eh. At yun ang pinaka masakla pag naabutan ka. Bakit? Magiging traditional ka, 'di ba? Magiging malamig. So ang gagawin mo sa malamig, gusto mo laging may pampainit. 'Di ba? Para uminit, you need fasting. Para mas mapalapit kayo sa Panginoon. Kailangan natin mag-fasting. Oh, para uminit pa tayo sa Panginoon, kailangan natin ng devotion. 'Di ba, mga badid? So they are making alternatives para yung mga believers ay uminit sa paglilingkod. You know what? If you have this revelation, mga kapatid, sabi nga ng prophet, hindi mo na mahintay yung pinto ng church na magbukas. Kasi on fire ka, ang bride ay laging on fire. Diba? Every time may word na ipinapahayag, nandun yung revival mo. Nandun yung kainitan, because why? Naiintindihan mo. Nauunawaan mo. At hindi lang yun, mga kapatid. Alam mo yung Panginoon, nagmumove and you follow. Hindi ka stagnant. Diba? Kasi kung stagnant ka, mga kapatid, tradisyon yun. At ang mangyayari, malamig. Matamlay. Diba? Alam nyo, ang danger pag matamlay ang church, matamlay ang ministry, matamlay ang pastor, kung ano-anong iniisip niyan. Para sumaya. Diba? Mag-iisip yan ng mga kung ano-ano. Imbes na yung Word of God, ang talagang tumutok yan sa Word of God, programang iniisip. Oo. Ang iniisip, paano ma-entertain yung mga foreigner. Wala na pong revival sa Amerika. Ang revival ay nandito sa Pilipinas. We're not saying na yung mga ano na yan ay bad. No, we are not saying. Pero ang masasabi ko lang, mga kapatid, kung tama yung objective mo na gusto mo magkaroon ng revival, ang revival ay nasa Word. Ang revival ay nasa Word. Hindi material things, mga kapatid. Kasi kung ang revival mo ay material things, mga kapatid, there must be something wrong. Ito na yung sinasabi ng prophet, mga kapatid, na mga politics, mga system of politics. Di ba? So ang tunay na revival ay yung opening lagi, breaking lagi ng bread. Breaking lagi ng word. Amen. Kung may higit pa doon, ewan ko na lang. But for me personally, mga kapatid, walang ibang nag-i-ignite sa akin kundi yung ipinapahayag ng Panginoon dito. Amen. Sabi ng prophet, the leadership is the Holy Spirit. Now, the leadership is the Holy Spirit, friend. It leads you and guides you into all truth. Mag-pause tayo doon. Ang tanong ko ganito. Ang Holy Ghost ba ang nag-lead sa inyo into all truth? Paano? Paano, nangusap ba ang Holy Spirit nung nandun kayo sa kwarto?
at binulungan kayo, brother offering. Ang Diyos ngayon ay nasa laman. Binulong kaya ng Holy Spirit yan habang naliligo kayo sa banyo? Or habang nagbabasa kayo? Or habang nananalangin kayo? Eh, sa panalangin, baka kulang na eh. Diba? Nangusap ba ang Panginoon habang kayo ay nagpapas-eating? Diba? Hindi, mga kabadid. Kaya ang advice sa atin ng ating Panginoon, it's the Word. Forsake not the assembling of the saints. Bakit? Dito siya nangungusap eh. Amen. We have a pattern. Sabi ng eunuch, mga kabadid na mayaman, paano ko maunawaan ito maliban na may tao na magpaliwanag? At yung tao na nagpapaliwanag ngayon, mga kabadid, tandaan natin, hindi mo yan pwedeng ihiwalay ang Holy Ghost. Kaya sinabi ko kanina, the Holy Ghost, the Holy Spirit alone. Amen. Hindi yan makamag-move kung wala siyang vessel. Kaya nga sinabi niya kanina, di ba? Amen. Hindi siya magsasalita ng ganang kanyang sarili. Kung ano lang din ang kanyang napakinggan. And talks about the leadership. At pagdating dito sa church, mga kabadid, it's a cycle. Di ba, mga kabadid? Hindi naman dumating sa akin lang na habang nandun ako sa bahay. Kasi sa amin, magulo. And then, sa sobrang tahimik, ay nangusap ang Panginoon. Brother Henry, ito ang i-preach mo. Hindi ganun, mga kabadid. Because why? Amen. The Holy Spirit is in you. The Holy Spirit is in me. Pansinin nyo, hindi man kami nag-uusap. But every time may binubuksan ng Panginoon, hindi ko nga alam ang message pagdating ko, but it connects because that's the need. One Holy Spirit. At never na tinuruan ko yung mga elders natin na ito ang preach natin ngayong araw, ah. Oh, Brother Joed, kailangan ito yung i-preach mo. Hindi, mga kabadid. Sapagkat obligado ang Diyos. Yes. Amen. Sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayong mag-alala ng inyong sasabihin. Sapagkat ako ang maglalagay ng salita sa inyong mga labi. Ngayon, ang tanong, ang Holy Ghost ba may labi? Ang Holy Ghost ba may tenga? Eh, sinabi niya kanina. Makikinig siya. Amen. Di ba, mga batid? Ngayon, kahit na ang tumatayo naman ay led by the Holy Spirit, it's God Himself nangungusap. Kung wala namang Holy Spirit dyan, ang tingin nyo, maunawaan nyo? Hindi. Because why? Life connects life. When the omnipotent meets the omnipotent, miraculous things happen. Anong ibig sabihin nun, mga kabatid? Pag nagsalubong yan, mag-connect yan, ang ibubunga niya ay clear understanding. Di ba, mga kabatid? Amen. Kaya faith, sabi ng scripture, cometh from hearing and hearing the word of God. Di ba? Pero paano marinig kung walang sinugo? Di ba? Paano mo marinig kung walang mensahe sa kapanahunan? O paano ka rin makarinig? Di ba? Kung walang pakinig. He that hath an ear. What kind of ear? Spiritual ear. He that hath an ear, let him hear what the Spirit is saying. Anong klaseng hear? Hearing ang kayang makarinig ng sinasabi ng Espiritu. Oh, he that hath an ear, let him hear what the Spirit is saying. Anong klaseng pakinig yan? Supernatural ear. When he, the Holy Ghost, is come, (clears
Now think of that. Take the thinking man's filter, that's the Bible. Not your creed, not your church, you'll be lost. Take the thinking man's filter. That's where that boy didn't think. He took the church filter. He became popular, a great man. But in hell, he lifted up his eyes, being in torment. Now you take the thinking man's filter, Jesus Christ, the Word, and you'll desire a holy person's taste because it will satisfy that. If you got the Holy Spirit in you, this satisfies it. If the Holy Spirit isn't there, you say, oh well, I don't think that means any difference. Look what you've done right there. Same thing you've done. You're right back in the same place. So we have to be sensitive. Okay, sabi ng prophet, I want to say that I believe in leadership. Now, I want to say that I believe, yun na lang sa umpusa. Because yun ang doon nag-start na ang early church ay nawala sa kanyang position. See how it started out in the early church. It was called deeds. Then it became a doctrine. It became the standard. It became the unbending way. It finally took over and God was pushed aside. Oh, it started so small, so quietly, so inoffensively. It looked so good. It seemed so sound. Then it caught a hold, and like a python, it squeezed out the very breath and killed all the spirituality there was in the church. Oh, that false vine is subtle. It is like an angel of light until it gets a hold of you. Now I want to say that I believe in leadership. But it is not the leadership of men. I believe in the leadership of the Holy Ghost coming through the Word. Anong ibig sabihin? God is obligated to vindicate the Word for this age. At yung Word in this age ay hindi 80% of the Word, but fullness of the Word. When we say fullness of the Word, it's God Himself. Amen. Yun ang gusto niyang i-vindicate sa ating time. Sabi ng prophet, amen, yung full manifestation of the Word is to be born. Or rather, the full Word is to be born into manifestation after the opening of the seven seals. Amen. Kailangan mailuwal, maipanganak. Amen. At sino yun? Walang iba kundi ang Word Bride. And that word bride is also called full word. Amen. But when we say full word, kasama sila lahat dito. Because at the opening of the seals, nabuksan, pahayag kung paano sila tinawag ng Panginoon until finally, dito na tayo sa ating time. Kaya nga, sabi ng prophet, amen, ang nakita ni Haring Nebuchadnezzar ay yung image from head to foot because that's his direction. Nagsimula ulo, pababa hanggang sa paa. Yung clay and iron and clay na yun ang gugulungan ng malaking bato, di ba, na galing sa bundok at nawasak yung imahe na yan. Amen. Di ba? But the bride is different. From the feet, nag-start yan.
hanggang sa bibig, doon na sa head part. And then, I is the prophet. And we have to understand, wala na yung prophet sa eksena. It doesn't mean na wala yung mata. Kasi ang tinutukoy natin ay yung kabuuan na. Nandyan na yung paa. Pero walang silbi yung paa kung wala yung intelligence. Wala yung life na dumadaloy. Kamay, di ba? Pinaliwanag yan ng prophet. Bibig, Pentecostal. Amen. And then, Malachi 4. Di ba? And then, Revelation 10, not just 1 to 6. Importante yung 7. Because why? Dun sa Revelation 10:7, the mystery of God should be finished. Amen. Hindi should be revealed. Should be finished. When we say finish, it's a process. It's a process. Amen. At nung ma-open ng seals, the process of unveiling of God Himself, tapos na. Kasi Old Testament, ni-reveal yung masculine. New Testament, ni-reveal feminine. Diba? At sa pagbubukas ng seven seals, sabi ng prophet, the full word is to be born into manifestation. And that's the word. And sa pa-time natin na nga ito, full word yan, and that full word is being manifested. Being vindicated. And that word, being vindicated, is the headship. Diba? Yun yung headship. And then, who is that word being vindicated? And that is the headship. The preeminences. Sino yun? Walang iba kundi ang bride. Diba? The headship is the vindicated word of the hour. Sabi ng prophet. Now, I believe in the leadership of the Holy Ghost coming through the word. What word? You. Amen. Diba mga badid? And last Sunday, nakita natin, you cannot separate it. The purpose of that Holy Ghost is to vindicate the word. To manifest the word. And from the beginning, you are part of that word. Amen. And there's a process of God pagdating sa word. Una, sabi niya, you can't be a word unless you are you were a thinking first. Oh, di ba? Hindi kayo pwedeng maging word kung wala kayo sa thought. Ang bride ba ay nasa thought? Sabi ng prophet, ang bride ay thought of God. Doon tayo galing lahat, even Christ Himself. Amen. And that word, that thought should be expressed in word. Kaya nga, in the beginning was the word. And that word, mga kabadid, is the complete word. Are you identified with that word? Yes. Naririnig natin lagi kay Brother June, you cannot separate it. One spirit, and that one spirit is both masculine and feminine, but it's different in manifestation, just like Adam and Eve. One spirit, but the manifestation was manifested in different form. God and Morphe. Okay. The Holy Ghost coming through the word, of course, sabi ng prophet, to vindicate, to manifest the word. I believe also that God has set men in the church, men who are gifted by the Spirit.
Iba-iba namang na-gift. Amen. So Brother Eric, Brother Joed is different from me when it comes to gift. Diba? Si Brother Joed, kahit onang anong oras tawagin mo, tatayo yan. Brother Eric is the same. Diba? Ako naman personally, I want to share the word in detail. So iba-iba. And they will keep the church in order. And the only way they can keep the church is by bringing the word or preaching the word. Kaya nga automatic eh, 'di ba? If the church is revelated, mga kapatid, hindi mo na kailangan turuan. Ang tinuturuan lang palagi ay yung mga estudyante. Papayag ba kayo na lagi na lang kayong estudyante na every time ituturo sa inyo ang inyong gagawin? Di ba? I'm talking about rather sa church order. Hindi mo na kailangan laging tuturuan. Di ba? Amen. Alam na natin how to conduct ourselves pagdating sa church. Amen. Ang tinuturuan palagi ay yung mga bata. And we are no longer children. We are now mature. Oh. I believe also that the church is ruled over by men that God sends to take charge. But that rule is by the word. So nakita nyo mga kapatid, so every time you hear the word, that's the leadership. That's the headship. Amen. Ngayon, yung word na yun na Bruno brought out, you should not separate yourself. Tama? Every time you hear this word, identified kayo doon. Now the leadership, the headship, ay walang iba, kundi kayo. Di ba mga kapatid? Ibig sabihin, you know, babalik na naman tayo yung co-equality. Before the fall, ang masculine at feminine ay co-equal. Kung babasahin nyo ang scripture, isa sa sumpa kay Eve ay yung magpahinuhod sa kanyang asawang lalaki. But in the beginning, it was not so. Co-equal sila, sabi ng prophet. Amen, bakit? Yung mind ng masculine, yun din yung mind ng feminine. Yung identity ng masculine, yun din yung identity ng feminine. Paano mo ngayon i-imbalance? Kaya nga sabi ng prophet, before the fall, it was co-equal. At yun ang gustong gawin ng ating Panginoon. When we say co-equal, pantay. Di ba, mga kapatid? That's hard, but that's the reality. Ay hindi, worshipper lang tayo. Correct sa ngayon. But one day, amen, ang kalagayan ng masculine, yun din yung kalagayan ng feminine. Kaya nga sabi ko nung Sunday, matindi nga ito mga kapatid eh. Hindi naman natin gagawing parang ano ang Panginoon, parang utusan ang ating Panginoon. Pero you know what? Lahat ng gagawin ng Panginoon pagdating doon, hallelujah, ay nakabase kung ano yung nasa heart ng kanyang bride. Next Sunday, I will show you. Di ba mga kapatid, that's love. Lahat ng design. Paki ano nga, Sister Gemma, design. Sige, i-select mo. Ah, may ED yata. Para makita nyo yung ano. Wala.
Sige, tignan ko mga kabadid. You know, we are so blessed. Look, sabi niya, them hands designed now what? Look, them hands designed this. Yung city. Look, them hands designed this for his beloved bride. Beloved bride. Designs in tenderly love for his bride. Di ba mga kapatid? Kasi ang bride yung center dyan. Yun yung center ng attraction ng king. Okay. Gusto nyo pang isa? Oh, what will it look like? Sabi niya, it is prepared and designed by the divine architect. Kaya ganun na lamang yung paano niya i-lead yung kanyang bride. Oh, what it will it look like? What will it look like? Did you ever think now, bride? What it will look like? It is prepared and designed by the divine architect. What will that city look like? Now we're going to talk about it for a few minutes. The divine architect has prepared it, designed it, and look, he has designed it with tender hands for his beloved bride. Eh, grabe yan mga kapatid. What is it going to look like? Could you imagine a man marrying a wife? That's able how he builds and puts every little thing just exactly to her touch. Just what she would like. Amen. So makita natin. Amen. May purpose ang Panginoon. So, huwag nating isipin sa ngayon na nagkulang ang ating Panginoon, especially for His bride. Yan ay literal. Amen. So sa spiritual, ganun din. Amen. Lahat ng kung ano ang nasa heart ng bride, ibibigay ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Kasi yun ang nasa heart din ng ating Panginoon. Amen. Di ba mga kapatid? So, when we talk about God Himself, amen, I'm not saying na masyado niyang in-spoil yung kanyang bride. No. Kasi alam ng groom kung ano yung nasa heart din ng bride. Di ba mga kapatid? Beside that, mga kapatid, alam ng groom kung ano yung pinagdaanan ng bride. Di ba? Alam ng groom ano yung mga pinagdaanan ng bride at gusto niya yon sulitin lahat. Kaya nga sabi ng prophet, pagpasok natin doon, sasabihin ng ating Panginoon, stop crying. Amen. It's all over now. Di ba, mga kapatid? And then, babaling din tayo with that same statement. Mas matinding umiiyak sa ating mga palibot. With that word, narinig natin, same word ang ating i-utter.
Di ba? Kasi mas malakas yung mga hagulhol sa paligid natin eh. And then we will say, amen, it's all over. Enter into that joy which was prepared for you before the foundation of the world. Amen. Hindi yan sasabihin sa atin because we know it. Di ba? Dito pa lang sa lupa, alam na natin yun eh. Eh, hindi naman uulitin ng Panginoon sa atin yun. Tayo ang magsasabi doon sa mga, sabi ng prophet, many will think that they will not be there, but they will be there. Di ba? Matindi yan, mga kapatid. Because why? Amen. You know, and tinuloy-tuloy yan ng prophet, kung itutuloy niyo, that divine architect has designed a new city where he will live with his bride just to her touch. Di ba, mga kapatid? Now, paano nyo yan explain? Pwede mo bang isang tabi ngayon yung bride? At sabihin mo yung bride, worshiper yung bride? Aba, hindi ah. Yung city nga eh, dinisign ng Panginoon, amen, according just to her thoughts. Oh. Ibaba mo pa dyan, the divine architect has designed this for his beloved. Sino ba yun? Eh di walang iba kundi ang bride. Kaya nga sabi ng prophet, may mga hanging garden doon. Di ba? May mga lumalagaslas doon na mga clear na water. Eh matindi. Di ba mga padid? Siya lahat yan. Gusto kasi ng Panginoon, pagdating natin doon, masaya. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba na mamimiss natin yung mga pinagdaanan natin dito sa lupa. Wala na sa tindi ng kagalakan natin doon. Malilimutan na nga natin yung mga bagay na pinagdaanan nating pangit dito. Di ba? Ganun din. Dito pa nga lang sa church, nalilimutan natin yung sandamakmak na labahan natin. Di ba? Pagbaba natin, nabubuksan na naman yung dati nating alaala. Ang dami ko palang labahan. Ang dami ko palang babayaran. Pero habang nandito ka, nag-e-enjoy ka. Diba? Di lalo doon. So again, ito ang gusto ng ating Panginoon. That's the reason why, tatapusin ko na, nasobrahan na naman ako. I believe also that the church is ruled over by men. That God sends to take charge. But that rule is by the word. Paano gagawin kayong sunod-sunuran? It's the law again? Hindi po. Paano? Bigkasin lang yung word. And that word become material or becomes reality. Di ba? And you say, amen. Every word na ni-speak dito, you say amen. What do you expect? It will happen. It will materialize. Greater than Moses is here. Nagsalita si Moses. Nag-come to pass. Nagsalita si Jesus Christ. Let this water turn to wine. Amen. Sabi ng prophet, merong source. But this time, amen, it's the church. Nakakatisod, but that's the reality. So by the that rule is by the word. Every time you speak, it will materialize. Kumbaga susunod yung lahat eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng hadlangan 'yun. When we say body change, walang makahadlang doon. When we say resurrection, walang makahadlang 'yun. It will come to pass. When we say, mga kapatid, perfection, walang makahadlang doon. When we say going away, walang makahadlang doon. Even God himself. Bakit? God never changed his mind about his word. But that rule is by the word so that it is not man really ruling but the Spirit of God.
For the Word and the Spirit are one. So ang gagawin ng Holy Spirit, He make it sure na yung Word na yan na na-deliver, amen, ay mag-material. Mag-materialize rather. So it's not our problem. Amen. Kasi pag pinilit mo yan, manufacture. Pero yung Holy Spirit, ang kikilos, genuine yan. Masaya ka habang ginagawa mo. Di ba mga kapatid, hindi ka napipilitan. Amen. Hindi ka rin tumutulay sa alambre. Pero mga kapatid, kahit sa sarili mo, hindi mo namamalayan. You did it. You are doing it. Bakit? It's no longer the man, sabi ng prophet. Because greater is He that is in you. And that, amen, He na nasa atin ay walang iba kundi ang God. And again, bakit He lagi ang gamit? You are always identified with that He. Eh, sabi nga ni Brother Joy, binasa niya nung nakaraan, She is Him. Diba? So, yan mga kapatid. So, the balance headship, the balance leadership is the Holy Spirit with flesh and bone. At hindi lang pastor. Hindi lang mga preacher. Ang ginagawa lang ng pastor, ang ginagawa lang ng preacher, sasabihin kung sino kayo, anong meron kayo. Ano ang kailangan mag-take place sa panahon na ito? Sinasabi lang yan. At sinasabi nyo, Amen! Yes. Anong gagawin ng Diyos? Kundi i-manifest. Because that's our agreement before the foundation of the world. That's the key. So, hindi tayo nag-worry. Kasi hindi mo naman kailangan i-fabricate. Nahihirapan yung tao kasi gusto niyang gawin. No, it will just come to pass because why? Thus saith the Lord says, thus saith the Lord. Amen. Di ba mga kapatid? We are now that thus saith the Lord who are saying, thus saith the Lord. So salamat sa Panginoon. So that's the balance leadership, the balance headship. Amen na. Dapat nating makita. So, salamat sa Panginoon. I will give it to Brother Eric. Kulang talaga yung, ano, because we are talking about eternity. Pagdating sa salita ng Panginoon, napakalawak na eh. Hindi na talagang pwedeng limitahan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Grabe talaga. Sa bibig ay hindi kayang lumabas. I mean, hindi kayang i-explain itong nararamdaman mo, no? Pero sa loob mo, ikaw nag-i-enjoy ka talaga. Ano, so gayon din naman yung iba naman gusto nila maipaliwanag ito ng maayos kasi nga kaya lang hindi talaga pwedeng ipaliwanag ito eh. You cannot explain God. No, so una yung leadership napakahalaga. Kanina binanggit ni Pastor yung dalawang leadership. Yung isa it will lead you into all truth. Yung isa naman sa hukay. Sa hukay laging dalawa. Laging dalawa mga kapatid. Yung tunay na leadership is yung leadership ng Diyos. Yung manahan siya sa tao. At yung pananahan na yun, yung predestination. Yung leadership na yun mga kapatid, yung nasa thought niya, magmanifest siya. Tapos, yung taong pinanahanan niya, ang gagawin nun, na naunawa natin na noon pa man na wala pa tayo dito sa message, may leadership nang nangyayari. Yung sovereignty of God.
Kasi hindi man natin ito masasagupang message kung wala doon sa loob eh. Masagupa man natin ito kung wala doong binhi. I-interpret lang natin ito eh. Hindi natin ito mauunawaan kung paano gustong ipaunawa ng Diyos. Magiging tradisyon na naman ito sa atin. Panibagong tradisyon lang, sabi lang message, pero tradisyon pa din. Pero yung leadership talaga, na maunawaan mo talaga na kahit kung saan-saan ka galing dati, kung ano nung pinagdaanan mo, yung pala nandun, kasi pag-iingat ng Diyos, leadership yan eh. Ang tinitignan niya kasi yung ikaw eh. Diba? Walang makapipigil nun kahit sinong gustong pumigil dun. Dadaanan niya lahat. Yung pala, huhubugin lang nun kung sino kang talaga. Diba? Pagdating nun, and then, yung the time ticks eh. Doon sa old soul eh. Para siyang time bomb eh. Pag oras na niyang mamatay, hanggang dyan ka na lang old soul, ano yung kailangan? Marinig niya yung message. Diba? Pag narinig niya yung message, then that soul dies. Kasi, di ba mga kapatid, meron ng sisibol na tunay ano. Tapos yung pangunawang makukuha doon ng ano, lalabas na tunay na ikaw, it's not the person that's being predestinated, but it is the word. Amen. Pero yung word na yon nakita ng Diyos, walang iba, kundi yung, di ba, yung machi-change ng soul, di ba? Ang nanyo-new birth lang ay ang Panginoon. San ba ipapanganak muli ng Panginoon? Pansamantala, dito, nandito siya eh. Nandiyan siya sa old. Paano naging posible yung kapanganakan muli ng Diyos diyan? Binayaran niya muna yan eh. Diba ang nakatira, to begin with, ang nakatira diyan, squatter lang eh. Itong earth na to, ang nag-create na to talaga, ang Diyos eh. Wala namang kinireate si Satan eh. Pinulot na lang niya sa pamamagitan ng sex birth, di po ba? Pinulot lang niya. Pero ang original creator nitong 16 element, ang Diyos. Kahit na nga siyang may gawa nito, binayaran niya pa rin ang dugo. Chemistry talaga. Pumatak sa third dimension. Diba? Pero yung chemistry na yun, natuyo na. Pero yung life, nandi dito. Diba mga kapatid, yung pagbabayad, what is in that blood? The life. Diba? The reason why naging possible yung new birth. Kaya siya ipinanganak muli. Di po ba mga kapatid? So, nung ipanganak siyang muli, at nung tinutukoy natin siya, yung dispensation in many-membered body. And then, yung leadership, sabi kanina, in order na ma-overcome mo ang lahat ng tons and tons, kasi isa lang yung truth eh, yung impersonation and lahat ng mga counterfeit, madami yan. Madaming varieties, 'di ba? Meron tapos na yung rapture. Merong nasa yun na yung theophany. Merong wala nang glorification. Yan sinasabi ko, spirit 'yan ng teaching in this message. 'Di ba mga kapatid? Marami yan mga kapatid. And mamaya babasahin ko mga kapatid, itong espiritu na ito, yun mismo ang papatay sa inyo, sabi niya sa disciples niya doon sa 15, kasunod niyo ng 16 eh, binasa ni Pastor. Ay 6 pala. Sa ano ba yung binasa ni Pastor kanina? John 6 or John 16? O John 16. 16. And sa 15, sinabi niya yung magkakasunod yun eh. Sabi niya ganon, itong mismong mga doctrines and traditions na ito, ang mga may hawak nito, papatayin kayo nito. Inaakala nilang gumagawa sila ng mabuti, ikabubuti nila para sa Diyos. Babasahin kayo si Lord Jesus Christ mismong nagsabi niyan. Papatayin kayo nito. Ibig sabihin, kayo naman na lumalakad sa katotohanan, tuloy-tuloy lang kayo dun sa leadership ng Holy Spirit. Di ba? What I'm telling is, ginagawa nila yon sa pag-akalang nakakalugod sila sa Diyos. So, ganun kalapit. Yun, ano mga kapatid? Now, in order para ma-overcome mo lahat ng ito mga kapatid, at ito ay hindi natin parabang, ganun pala, natutunan lang. Na-experience natin yon. Paano natin experience? Tumpak yung pangangaral, binivindicate talaga yung pangangaral, word, nagaganap yung mismong interpreted, spoken word, ginamit si Brother Branham, no? The way we use, the way we say, si Brother Branham wala na, is very clear. Kasi kung si Brother Branham ay nandito pa, puro pa rin introduction ang gagawin niya. That's the way natin sinasabing wala na siya.
Bagamat bahagi siya ng body, first fruit nga siya eh. Kailangan siya mawala sa eksena para lahat ng pinreach niya magmanifest na. Para maiposisyon na talaga yung bride. Kasi hindi pwedeng siya lang ang nakakaalam. Kailangan yung many-membered body in the last day, kailangan ma-realize na kung sino sila. At hindi seventh messenger ang ginagampanan natin, kundi the messenger. The prophet ang ginagampanan ng many-membered body. Correct, yun ang kailangan, yung sinasabi ni Brother Branham, kailangan ma-realize nyo ito. It's not the man, it's not the son of man, but the son of man. Di ba mga kapatid? So, ganun yun pag may statement, ganun natin naunawaan mga kapatid. The only way ma-overcome natin lahat-lahat yan, yung mga maling turo, may mga ganyan, may mga diferensya, may mga ganito, yung pag-estima din sa mga ibang churches din, di ba? Mga kapatid, kung walang leadership, magsusulo tayo. Di ba? Makukulong tayo sapagkat alam naman natin, tingnan nyo, binabanggit sa atin, ang revival ay wala na kung saan-saan, kundi nandito. It means it's personal. But it doesn't mean yung Holy Spirit hindi na nag-work sa other side of the world. It's the same Holy Spirit. Kaya sabi nga, di ba mga kapatid, just like the anointing. When the anointing comes first from the head, sabi ka na ni Pastor, yung unveiling started, yung makikita mo paa. Di ba, pare-pares lang yan. Sunod-sunod lang yan. Pero ano ba tinutukoy? Buong katawan yan eh. Di ba, hindi lang, ang body, hindi lang paa. Kaya nga tuloy-tuloy yung pag-unveil. Sa anointing naman, the anointing comes first from the head. But the same oil na pumatak una sa ulo, ay siya rin papatak sa paanan. Di ba mga kapatid, the same revelation na nakuha ng una ng nanandun doon, is the same revelation din dito. Hindi magbabago. Di ba mga kapatid, because bride in the last day na yan eh. Awakening na yan ng bride sa buong katawan mga kapatid. So, mga kapatid, kaya lang, yung binabanggit doon ni Pastor na kasi parang doon na lang nakatingin. Kailangan mo may bisita para ma-ignite ka. Pero hindi mga kapatid eh. Gumapang na eh. Nandun na sa dulo. Pabalik na nga eh. Pabalik na nga sa Israel mga kapatid eh. The same revelation. Kung sa panahon ni Brother Branham doon nag-umpisa, nandito na rin supposed to be yun. Yun ang sinasabi ni Pastor mga kapatid. Pero may mga genuine na dinaanan doon. At magpasa hanggang ngayon, ganun yung stand nila. Sa ibang part ng mundo mga kapatid. Kaya sinabi ni Brother Branham, kung yung Holy Spirit na nagli-lead dito, ay the same Holy Spirit nagli-lead sa ibang part ng mundo mga kapatid. Geographically mga kapatid, pinrich din ni Brother Branham yun, pabalik na sa East yung message. Di ba mga kapatid? At pag nung dinaanan tayo, patapos na. So ano pang ang hawak natin? Panimula pa rin? Hindi na. Di ba mga kapatid? Alam natin yung mga panimula na yun eh. Pag narinig lang may message, masaya na. Hindi na ganun mga kapatid. Kaya nga grabe na yung mga binibitawan dito. At I tell you saints, yung kanina yung mga binasa ni Pastor, I personally, pag tinitingnan ko yun, ay grabe naman yung bride pala, mahal ng Panginoon. I tell you saints, iyan, ilang beses na yung binigit, personally mga kapatid, ilang beses na yan ginamit dito, narinig natin yan, kinote yan dito mga kapatid. But God, ginamit niya ito ngayon ng kakaiba. I tell you saints, grabe. Kaya lang, syempre, sino ba yung unang pagdadalo yan? Si Pastor, syempre. Pero hindi po pwedeng hindi ka dalo yan. Pag sinabi na ni Pastor, sa'yo na yon. Hindi ka pwedeng hindi mo makatch up yun, saints. Di ba mga kapatid, yung kagalakan na yun, mga kapatid. The greatest highlight, di ba, sabi ko kanina, walang iba na ma-overcome mo yung leadership. Ano yung leadership? Para ma-separate ka, ma-segregate ka sa lahat ng politics, sa lahat ng sistema. Paano ka maihiwalay doon? Kailangan may Holy Spirit ka sa loob. Yung Holy Spirit na nasa loob mo, meron kang maririnig na salita. Ito yung totoo, ito yung nangyayari. Pag nag-amen ka, hindi mo gawa-gawa yun. Hindi ka nag-agree kay Pastor. Mukhang tama si Pastor ha. It's deeper than that. Yun talaga yung napupulpil. Anong sabi ni Pastor? Ang headship is yung nabibindicate yung word personally to you. Yun yung nangyayari talaga. Personal mong nararanasan talaga yun mga kapatid. Literal na nangyayari sa mga churches. Na habang may nangyayaring sistema, ikaw naman ba? Paano ako makakaiwas doon kung walang magpipreach sa akin?
na hindi pala tama yun, yung espiritu, di ba mga kapatid? Doon nadadaya yung mga, mula pa yung kay Saul eh. Di ba, yung partner niya may politika eh. Di ba mga kapatid? Laging mayroong politika. Yung mga tao, inuunti. Alam nyo mga kapatid, sinasabi natin mga kapatid, si Satanas ay hindi pwedeng mandaya na i-expose niya yung sarili niya. Kailangan magtago siya lagi. At ang pinagtaguan niya ngayon, yung message. Ginagamit niya yung message, tapos pinapasukan niya pa rin. God, same tactic pa rin. Sinabi yan ni Brother Branham sa Christ is the mystery of God revealed. Kung ano yung taktika ni Satan noon kay Eva, ay siya rin ginagamit niya ngayon. Ano? Word, message. Di ba mga kapatid? That's hard thing. Pero yun ang katotohanan. Di ba mga kapatid? At salamat. Yun lang yung way makapag-overcome ka sa pamamagitan ng leadership ng Holy Spirit na yan. Paano ipipreach sa iyo yung totoo? Doon ka maninindigan ngayon mga kapatid. Doon ka ngayon tatayo mga kapatid. Personally hanggang sa general na ministry ng sovereignty ng Holy Spirit sa local church. Ano ba yung sovereignty ng local church? Yung sovereignty, tumpak na tumpak yung sinabi ni Pastor kanina. Yung sovereignty ng local church, ang gusto niya, malaya yung Holy Spirit makapaglit sa bawat local church. Ayaw niya ng sistema. Di po ba mga kapatid? Ayaw niya talaga ng sistema. Di po ba? Praise the Lord. At yung kapag ka, ang pinag-uusapan na, yung puro minister na, puro pastor na, at gusto mong mag-lead doon, sistema yun, malinaw. Malinaw yun talaga agad. Di ba? Hindi na sovereignty ng local church yun pinag-uusapan mo. Pinangahimasukan mo na yung sovereignty ng Holy Spirit sa ibang local church. Di ba mga kapatid? Pero pag word ang nilatag mo, mga pastor yan, word ang ilatag mo, may expose ka dyan, word latag mo. Pag word yung nilalatag mo, mag-rejoice yan mga pastor. Mag-iimin yan tiyak kasi ang gusto nila, leadership ng Holy Spirit. Di ba mga kapatid? Hindi sistema ang lulutang, kundi alin? Ang Holy Spirit pa rin. Di ba mga kapatid? At umiiral yan. Kung meron mang gustong sumira ng mga fellowship ng mga pastors, fellowship ng ministerial meeting mga kapatid, meron pa rin genuine. Yes, lagi yan. Lagi kung may counterfeit, may laging original. Di ba mga kapatid? At mamiyaya ang Panginoon na ganun pa rin. Kahit ganun, may mga nangyayaring mga ganun mga kapatid, mabiyaya pa rin. Di ba mga kapatid? Hindi palahusga, hindi ganyan. Talagang mabuksan ang dapat mabuksan. Diba? He that is filthy, be filthy still. He that is holy, be holy still. Ganun na yung prophecy ng ano eh, Bride and the Spirit eh. Diba mga kapatid? And finally mga kapatid, sabi ni Pastor kanina, see? That's my joy. Yun yung mga habang na tahimik lang ka doon, naririnig ka mga kapatid, ganun kaliwanag yung leadership mga kapatid. Now, ito yung napakaganda na ito eternal na mabuksan at yun ang sasabihin ni Pastor ng Linggo. So, ito, ang Panginoon, laging ganon. Talagang, hindi ka pa nga nakakamove on nung Miyerkules. Miyerkules na naman ngayon. Bibitihinin ka ngayon sa ano. I mean, you know, pananabikin ka sa darating pa. Laging ganon ang Diyos. Diba? Sabi niya kanina, lahat gagawin ng groom. Sa buhay na ito, sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Kahit anuman. Sa buhay pa lang na ito, ah. And we're just talking about this life. Mahalaga yun kasi nandito pa tayo. Pero ang plano ng Diyos, hindi lang dito. Isang ano nga lang ito, sabi ni Pastor, isa lang itong alaala na pwede mong burahin. Hindi naman lahat buburahin. Yung masasaya, pwede mong alalahanin. Pero yung masasalimuot, pwede mong burahin eh. At hindi mo na yun maalala sa sobrang saya. Pero ang pinangakong kaharian sa atin ng Diyos ay eternal. Ipinakikita pa lang sa atin ng Panginoon sa ganitong kalagayan na siya ay always nag-iisip, may naisip na siyang paraan kung paano laging pagalakin ang nobya. Since I cannot express it enough, I cannot think of words enough para i-describe kung ano yung binanggit ngayon ni Pastor. I cannot. Alam niyo yung paraan? Pumunta tayo doon talaga na. Yes, but it's in me. I know it's real. Kung gaano kahalagang bride, kung bakit siya bahagi ng Diyos bilang nobya. Lahat-lahat ng pagka-groom niya na highlight dahil sa bride. Di ba mga kapatid, yung pag-ibig sa nobya, mga kapatid,
na-highlight lahat yung lahat-lahat, na-activate yung revelation bilang groom dahil sa nobya gusto niyang ibigay lahat yung eternal power, yung being creator niyo mga kapatid, eternally. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, future home pa lang ang pinag-uusapan, pero susi yan para malaman mo kung anong damdamin ng Diyos para sa bride. Pinaghanda niya tayo ng tahanan according to our touch. At hindi lang tahanan yan, araw-araw tayong alawin ng Panginoong Jesus. Araw-araw, bawat isa sa atin, pwede tayong lumapit sa Kanya para alawin niya tayo ng Kanyang eternal na pangaliw. Grabe yan, saints. Masaya kayo pag kayo inaamo ng husband ninyo? Sa natural. Araw-araw meron siyang, alam mo ba, gusto kitang ganyan, gusto kitang ibili kasi nakikita ko na sa bahay natin, nahihirapan ka sa gunting na ano eh. Come on, natural. I-type natin sa natural para ma-digest natin. Sa natural pa lang, pinakamababang type, pinakasimpleng type. Anong mararamdaman ng wife kapag ka lahat ng bagay ginagawa ng husband para sa kagaanan ng wives ng family? Masaya siya. Anong gagawin niya mga kapatid? Ano ang damdamin ng wife? Alagaan ng family. Lahat ang gusto niya maibigay ng kagaanan sa anak, masaya yung anak, ganyan-ganyan. Alam mo, ano, nakita ko yung, hindi pa nga nagsasalita yung wife. Makita pa lang yung anak niya na namamaluktot sa iksi ng kumot, pag malamig. Reaction pa lang, mababasa na ng husband, gusto ng wife ko, yung kumot ng anak ko, cozy. Ibig sabihin, komportable. Siyempre, provider yung husband. Uuwi yung husband ngayon. This is for our son. Siyempre, kagalakan, malaking kasiyahan yung para sa wife. Di ba mga kapatid? Nakukuha niyo mga kapatid? Dito pa lang yun. Sa mga temporal na bagay pa lang yun mga kapatid. Lahat ng inisip ng tunay na groom, ng tunay na asawa, ay i-provide lahat yun. How much more our groom? Tipot larawan pa lang yun, saints. Sabi niya dito sa future home, it is designed according to our touch. Yung titirhan pa lang. Ano ba yung gusto natin mga kapatid? Yung makasama araw at gabi, wala nang araw at gabi sa sobrang sa liwanag doon mga kapatid. Kasama mo yung Lord. Kasama mo si Lord bilang bride. Bride in many membered body, lahat tayo ay may access anytime. Di ba mga kapatid? Oh my saints, this is eternal activity saints. Dito indwelling ha. Indwelling dito, grabe nararamdaman natin. At ano yun mga kapatid? Nakita niya kung ano yung nasa puso ng bride sapagkat yun yung nasa puso niya. Yun yung nasa puso ng Diyos. At yun yung naglalabas lahat ng katangian ng Diyos dahil kung ano yung gusto ng bride. Nakuha niyo mga kapatid? Ay, grabe yung description niya ng prophet. Now, we cannot fathom it right now. But by revelation, we can just testify kung anong meron doon. Sabi ka na, the only way na matungtungan mo na yan because we're still limited. Hindi naman kailangan explain ng mind. But we have a revelation, mga kapatid. Lalong pinagtitibay ng Panginoon, hindi para mag-pop up, hindi para ika-pop up, hindi para ikatakot ng iba. Grabe na yan. Tingnan nyo mga kapatid, isang point. Grabe na yung claim nyo. Masyado nang tinataas sarili nyo. Dahil dun sa binuksan ngayon ni Pastor na ipipreach niya sa Linggo mga kapatid, lalo kong mauunawaan na yung co-equality ng groom and bride. Kasi kung wala yung bride, walang lalabas lahat sa groom ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa pag-ibig niya sa bride na pinagplanuhan nila before the foundation of the world, lumalabas ito lahat. Dito at sa eternity, tuloy-tuloy yan, saints. Tuloy-tuloy yan, activities na yan, saints. Kung dito meron tayo, nakalimutan na natin, temporary lang, may hours dito. Sa eternal, walang limitasyon yan, mga kapatid. Walang limitasyon dito. Sa sobrang saya mo, pwede kang mapagod, pwede kang atakihin. Diba sa natural, diba? Ganun, sobrang saya, may inaatake. Diba? Parang yung ano, yung kamag-anak ni sister. Diba? Sa sobrang kagalakan, meron palang history sa puso. Nanalo yung team ng Warriors, nanalo pa sa liga yung team niya. Masayang-masaya siya. Wala lang, natulog lang.
Sobrang saya yun. O, kinuha ng Panginoon. Kaya ang ganda ng pagkaano, himlay niya eh. Para talagang natutulog lang. Di ba? Mas haggard pa yung nagbabantay. Totoo naman, di ba sis, nakita nyo? Maaliwalas yung kanyang muka. Now, ano natin mga kapatid? Nung banggitin kanina talaga ni Pastor mga kapatid, grabe. Grabe yung puso ko. Ganun pala, kaya pala, ganun na lamang inisip niya yung bride. Kaya pala siya yung sentro talaga lahat. Kasi lahat talaga, lahat ng inisip niya para sa bride. At yun ang bumubuo ng pagka-Diyos niya. Yun ang bubuo ng pagka-Diyos niya. Yun ang pinaka-main. Yun ang secret na itinago niya before the foundation of the world, even to the angels. At sasabihin mo ngayon, worshiper ka lang, mahirap yun. Sa tindi ng revelation at hindi mo na tumahawakan tong revelation na ito mga kapatid. At doon mo makita na hindi ka sumusobra. Yun talaga yung katangian ng Diyos. Kasi yung puso, yung desire ng bride, according to her touch, sino ba siya her? Sino yung her na yun? Diyos yun! Di ba mga kapatid, doon dito mo makikita ang lahat-lahat kung bakit nabuo yan lahat-lahat na yan mga kapatid. Di ba mga kapatid? So, any moment from now, mauunawaan na natin itong lahat. Mauunawaan natin lahat. Sinabi ni Brother Branham, maybe some of you, hindi natin utumunamaan, lalo na si Brother Branham, nagsabi na, yung mga umuwing mga kapatiran, nakikita niya na. Sabi niya, yung iba, sabi ni Brother Branham, wala tayong magagawa. Kasi prophet siya, may nakikita siya eh. Pero totoo talaga lahat yun, mga kapatid. Lalo itong mga kapayagan na binibigay ngayon, mga kapatid, kung sino siya. Now, gusto kong basahin ito. Sabi ko kanina mga kapatid, basahin ko to. Behold, the hour cometh, sa 15, last two verses ng 15, 26 and 27. Amen. But when the Comforter is come, ito yung karugtong ng 16 eh. 15 verse 26 to 27. John 15:26. Bible. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, the source. Di po ba? Sino ba yung source ng son? Yung groom, father. Sino yung source ng bride? The father. Di ba? Praise the Lord. Even the Spirit of Truth, sino daw isa sa inya, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. Una muna, he shall testify of me. And ye also shall bear witness. Okay? Because ye have been with me from the beginning. See? Kita nyo mga kapatid, yun na yung ating pinanggalingan to begin with. Kaya yung bride, hindi lang niya inihanda, parang, oh ito, ganyan kayo eh, kasi kayo, ano kayo eh, marami kayong ganyan. Hindi lang mga kapatid, yun talaga yung plano nila. Ang plano ng groom ay mahalin siya eternally, ibigay sa kanyang lahat according to her touch, eternally. Yung pagpapala ng Diyos, hindi lang dito tumitigil, saints. Hanggang sa punto lang na banggitin ng prophet ang makita ko lang siya sapat na. Pero yun lang ipagpapahayag lang ng pagmamahal, overwhelming. Di ba mga kapatid? Pero yun ay may literal na gagampanan. Di ba mga kapatid? Merong araw, nalulubog araw at gabi nung mga bagay na yun mangyayari. Is it right, saints? Yung time creation, hindi mawawala. Di ba mga kapatid? Ngayon, bilang tao, okay? Bilang tao at habang naririto pa na marami mga pinagdadaanan, nakakalungkot. Kasi sa laki ng pangakong ito ng Panginoon, nakukuha nating madapa. But it is not how many times we fall. It is how many times we stand up. Paano tayo nakakatayo? Because of this revelation. Di ba mga kapatid? Because of this revelation mga kapatid. Hallelujah. So, and ye also shall bear witness because you have been with me from the beginning. These things have I spoken unto you that you should not be offended. Ano man yung mangyari, mga kapatid. They shall put you out in the synagogue, yea. The time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Ganun talaga lagi. Yung false church galit sa true church.
At ang intention niya rate ay patayin ito. Di ba mga kapatid? Paano mo papatayin yung isang tao? Hindi mo na siya kailangan saksakin sa likod. Di ba mga kapatid? Sirain mo lang yung kanyang impluensya. Siraan mo lang siya sa iba ay katulad na rin na parang pinatay mo siya. Di ba minagnify ng Panginoon yon? Wala tayong magagawa. Pero hindi mo siya mapapatay sa ganun. Kasi she will live. Di ba mga kapatid? So, ganun mga kapatid. So, I'm so excited now. Ngayon pa lang mga kapatid na ipahayag ito sa atin. Di ba mga kapatid? It takes really this revelation. No? It is really in my heart. It is good na araw-araw may encouragement na dumarating. Pero iba ito dumating ngayon. Na ang Panginoon, Panginoong Kristo Jesus, na kilala ng lahat na marami na kasi it is written at naganap na. Ganun tayo kamahal. Nakatutok yung pagmamahal at matindi yung inilaan niya sa atin. Matindi yung naghihintay sa atin, saints. Sabing ganun, meron kaming kausap ni Brother Joed. Actually, ako yung una niya kinausap bagong kasamahan namin. Sabi niya, sir, alam ko, kahit ganun yung mga sinasabi nila sa'yo, iba ka. Sabi niya, bakit naman? Sabi niya, bakit naman? Basta, iba ka, sir. Na pastor ka pala? Sabi niya, hindi ako pastor. Pero, na nagagamit sa pangangaral at pag-encourage ng mga kapatiran, kalakasan. Ganun. Tapos marami siya mga binabanggit. Tapos sabi niya, sir, sige, pagpalain ang puso mo. Pagpalain puso. Lagi niya binabanggit yon. God bless you, sir. God bless you, sir. Ganyan. Sabi ko, wala naman akong naitulong sa'yo. Maliit na bagay lang yon. Hindi, sir, malaking bagay yon. Lagi niya, alam ng Diyos ang ginawa mo, sabi niya sa akin. Pagpapalain ka. Sabi ko sa kanya, alam mo, pinagpala na ako eh. Gusto mo i-share ko sa'yo? Sabi niya, sige, pag break time, sabay ka sa akin. Sabi ko gano'n sa kanya. Kanina sila ni Brother Joed magka-sharing kasi nauna siya mag-break time eh. So from that point mga kapatid, ganun kakasaya eh. May mga taong nasa paligid mo talaga, iba yung basa sa iba. Diba? Sabi nila, di nila alam sir yung ginagawa mo. Para sa kanila yun, para tumino trabaho nila. Ano? Kabago-bago pa lang, ang dami nang naririnig. Pero salamat sa Panginoon, ano mga kapatid. Ganun tayo pinagpala ng Panginoon. God bless you, saints. Amen. Ganun lagi ang Panginoon. Sabi ng scripture, kung nakita sana nila, hindi sana nila ipinako. Amen. Di ba? Same thing with us today. May mga tao na hindi talaga makakita eh. Merong something na ano, isang terminology. Sa time ng prophet, isang ano no, yung woman, sabi niya, you were born under a sign. Sabi ng woman no, nasa bus. At sabi ng prophet, first time na nagkaroon sila ng no, parang nag-meet sila. Pero sabi ng woman, you were born under a sign. Tinanong ng prophet, ano yung dahilan niya kung bakit niya nasabi yon na you were born under a sign. Sabi ng babae, meron kang kakaibang aura. Hindi ko alam paano i-explain, but merong mga spiritual talaga na gano'n, no? Yung aura, yung hindi mo naman ma-explain, hindi ka naman kilala, pero tulad ng sinasabi nga ni Brother Eric, meron silang something good na I don't think, hindi naman siguro physical yan eh, dahil kung physical lang yan eh, tao pa rin eh. So there's a pool, I will say. Merong a pool, merong supernatural na they call it aura, no? Pero hindi natin ma-explain eh, but parang yung woman doon sa time ni Lord Jesus Christ, tinatch niya yung garment dahil meron siyang naramdaman eh.
na kakaiba sa ating Panginoon. Otherwise, hindi niya itouch yun. Kasi sa time na yun, they were all living naturally din. So, ganun din sa ating time. Merong something different from the Bride of Christ. May mga tao na hindi mo akalain na lalapit sa iyo, and then they are telling you something, no? Supernatural, iba talaga yung dating mo, ganun. Parang iba yung attraction mo, ganun, parang ganyan. May na-experience tayo na ganun. Sa iba naman, hindi nila makita 'yon. It only shows, mga kapatid, na itong mga tao na ito, I believe merong something sa kanila din na nagko-connect sa iyo. At yun ay hindi natural, kundi spiritual. So, it's connecting, no? Dahil mahirap banggitin yan sa iba. But that's the reality. History is always repeating itself. Meron kasing Diyos ngayon na nasa laman. Na sabi ng prophet, nagmamagnet yan eh. Nagpupul ng attraction, not natural attraction. There's no beauty on her. Pero supernaturally, merong kang attraction. Ang tawag ng ng woman ay aura. I don't know paano i-explain yon, yung aura. Hindi naman dahil nakangiti ka, dahil halos naman lahat nakangiti. Diba? So, hindi dun sa ngiti. Kundi, merong something na parang supernatural attraction. Yan, yan. Sa time ng prophet, maraming experience ang prophet na ganun. Hindi niya kilala, pero parang merong pull, parang something na humahatak sa tao. And that is happening, hindi lang sa prophet, ganun din sa ating time. May mga tao na maano sa inyo, na gustong-gusto nila kayong kausap, gustong-gusto nila na makarinig sa inyo ng advice, pwede naman sila pumunta sa pare, hindi naman sa nagtitipid kasi may bayad yata. di mangungumpisal yun, may bayad yun. May bayad yun, kailangan mo maglagay doon sa... Iyan, libre. Minsan, kayo pa nga magpamirienda. So, that's it, mga batid. Yan yung nangyayari ngayon. May supernatural nangyayari. Amen. Kasi, may attraction ang bride in this day. So, salamat sa Panginoon. I wish I have more time. We have more time. Mas maganda talaga, mas maaga yung service natin. Nandiyan na si Brother Joed. Gusto ko rin mabigyan siya ng more time. So, if it's possible, mag-start tayo ng earlier. Kasi kung maka-start tayo ng 6:30, eksakto 7, start na yung pangangaral. Mas mahaba yung time eh. Diba? So, pag Wednesday, siguro Brother Marvin, start natin talaga yung kahit ilan lang tayo, para 7 start na yung pangangaral. Kasi nag-start na yung mga preaching, delay na tayo eh. Para may time din sa testimony, kasi importante din yung testimony. So, outright start natin yung actual na awit-awit before 6:30. Yung 6:30 yung start na yung talagang opening prayer. Opening prayer, and then 6:30 hanggang 7 o'clock, yan na yung testimony natin. So, yan yung time frame natin para mas mahaba yung oras natin. Of course, I will try also my best na i-shorten din para perfect tatlo yung mapapakinggan natin every Wednesday. tatanggap tayo ng more blessing talaga. The more you hear, the more blessing you receive.
So tayo po lahat ay tumayo.